Hello mga ante, ayan ay Biyernes Santo at Holy Week special. Nakabili na naman si mama ng alimango sa aking tiyahin. Dahil alam na umuwi sila kuya dito, kaya dito na lang dinala sa bahay at si mama na ang bumili. Si kuya na nga ang nagkayod ng niyog para sa panggata at ang lulutuin ni mama ay ang ginataang alimango na may kasamang gulay. Wow. Tuwing umuwi nga sila kuya at sila ate dito sa bahay ay bumibili nga si mama ng alimango para daw makatikiman lang at sa Maynila ay mahal ang presyo nito. Kaya nga pagtapos ni kuya magkayod ng niyog ay dali-dali akong pumunta sa kusina para mavideohan. Ay ayan na ang naabutan ko na ilagay na ang talong at pinapukuluan na. At pagkatapos niyan ay luto na nga ang alimango na ginataan. Napakasarap nga naman talaga ng mga ganitong ulam. Talagang probinsyang-probinsya ang pagkakaluto. Samahan pa nga ng pritong isda ay talagang napakasarap ay kanamit na ang kaing ito. Sinamahan na nga ng pritong saging na may asukal. Talagang ito ang isa sa paborito namin na pagkain kapag nandito kami sa bahay. Pagkatapos nga namin kumain ng tanghalian, kami ay nagyakag na at kami pupunta ng Mansalay at kami daw ay mag-outing at minsan laang naman sila pumunta kaya sabi namin ay sige na. Si mama nga ay sinasama namin kaso ay ayaw niya at siya daw ay maglalangis at Biyernes Santo. Siguro nga mabisa ang langis na yun kapag Biyernes Santo ka gumagawa. Pagarating nga namin ng bungabong kami ay nagpagas na at baka kami materikan sa daan ay mahirap na. Bandang sagana nga ay hindi nga kami naterikan kaso naman kami inasiraan ng motor ay talagang pagkamalas pag Biyernes Santo. Dali-dali nga bumalik si kuya at si Kim sa bahay at kinuha nila ang tools ni kuya para maayos ang motor bago kami makapunta ng Mansalay. At ilang oras nga lang din ay natapos na at dumiretso na kami papuntang Mansalay. Maikwento ko nga pala sa inyo mga ante habang kami ay nagbibiyahe. Tuwing umuwi nga sila ate at sila kuya dito, kami ay lumalabas at syempre kami ay naliligo sa dagat o kung saan man kami pumunta. Talagang ito ang isa sa masarap puntahan dito sa probinsya para naman ma-enjoy mo ang iyong bakasyon. At habang papalapit na nga kami dito sa Orconoma River, isa ito sa nililiguan dito ng mga tao dito sa bayan ng Bungabong, ay talagang makikita mong napakarami pala talagang tao. Talagang umalis ang mga tao sa kanya-kanyang bahay para man lang mag-outing at mag-swimming. Kung titingnan nyo nga mga ante, talagang napakaraming tao at talagang dagsa. Isa ito sa napakalamig na tubig kaya masarap din pasyalan tuwing summer. Dito lang pala yan matatagpuan sa Bungabong Oriental Mindoro, diretso papuntang Orconoma, kaya kapag ikaw ay nasa highway, diretsuhin mo lang sa mismong tulay ay makikita mo na ito. May mga bayad pala ang mga kubo at syempre may entrance din dito. Isa rin nga pala ito sa sikat na nililiguan na ilog dito sa Bungabong. Talaga ang ilog dito ay galing din sa Lisap River kaya sobrang lamig at napakasarap maligo. O ay siya, mabalik na nga pala muna tayo dito sa aming biyahe mga ante. Dito na nga pala kami sa Mansalay. Talagang habang binivideohan mo ay makikita mo ang bundok na napakaganda. Wow. Dito na rin papuntang Kabalway yung may mga zigzag road na talagang nasa taas ka ng bundok at ito'y bangin na. Talagang kung titingnan mo ang video na ito ay napakaganda naman pasyalan at napakasarap picturean kapag bago ka pa lang dito. Talagang kapag pupunta ka dito mga ante, talagang doble ingat lang dahil ito ay napakahabang zigzag road. Ito ay parang katulad din sa Socorro pero pansin ko ito ay napakahaba at ito ay talagang matatarik ang bawat ikot mo kaya doble ingat lang. O ay siya mga ante, mag-enjoy muna tayo sa view. Thank you.
Pagkababa nga namin ng Zigzag Road, ang unang kanto noon papasok sa kaliwa ay doon ang papasok ng Kabalwa Beach Resort. Doon mo na makikita ang napakaraming resort dito sa Mansalay. At kapag pupunta ka pala dito mga ante, dapat dala-dala mo na lahat ng kailangan mo. At banda ron nga, bago ka umikot sa mismong resort, ikaw ay titigil at dito ay may mga nagbabantay. Dito nga pala mga ante ay may entrance bago ka makarating sa mismong resort nila. Sa totoo lang mga ante, bago kami pumunta dito sa Mansalay, kami ay nagpapareserve na at nagpapabook sa aming mga kilalang resort dito sa Mansalay. Talagang wala kaming makita at fully book na sila. Kaya diniretso na lang namin katabi ng Seidel at Aron's Beach Resort ay meron kaming nakita at wala gaanong tao, kaya dito na rin kami tumambay at nagstay. Wala nga gaanong tao dito sa aming pinuntahan mga ante, at ang sabi pa nga ng nagbabantay dito ay depende na lang daw sa amin kung magkano ang ibigay namin para sa kanilang cottage. Wow! Simpleng kubo lang naman ito mga ante at libre na ang entrance ng mga bata, kaya kami na lang apat na matatanda ang nagbayad. Ito pala ang mismong view ng beach dito sa Kabalwa mga ante, kaya ang mga resort dito ay magkakatabi lang at pwede mong lakarin sa mismong beach. At syempre pagkapunta nga namin ay for the video na ang person kasama ang aking darling. Talagang kung titingnan nyo dito mga ante ay ang ganda ko. Ay hindi, ang ganda nung beach dito talaga mga ante. Talagang sarap dito mag swimsuit kung gusto nyo lang naman. O kung ayaw nyo ay okay lang din. At ayan pala ang aking kuya. Sabi ko sa kanya, tayo ay umikot at mag-video. At isa din yan sa gustong gusto mag-vlog. Kaya ang sabi ko sa kanya, kuya mag-vlog ka na at tayo mag-collab. Huy! Nung punta nga namin dito mga ante, hindi ko napapansin na may mga tao or fully book ba talaga ang kanilang resort, or siguro ang punta nila dito ay mga hapon pa o kinabukasan pa. Pero mga ante, ang dumi na yaan, yan ay galing taog pa, kaya ngayon ay kati na at hindi pa nawawalisan na mismong may-ari. Yan mga dumi na yan pala mga ante, yan ay yung mga damo mismo sa dagat, kaya sabi ko kay kuya ay linisin na. Charis. Hindi mga ante, yan talaga ay nililinis nila. Bukod nga sa sobrang hangin at sobrang aliwalas dito sa beach resort mga ante, talagang napakapino din ang mga buhangin dito. Talagang buhay na buhay rin ang mga shells dito. At syempre talagang healthy pa ang mismong dagat. Wow. Kaya mga ante, ang tip ko lang sa inyo, kapag pupunta kayo dito sa Mansalay o dito nyo nais mag-outing, kayo ay magpa-reserve muna sa mga resort para kapag pumunta kayo dito, kayo ay may bakante na. Kasi kapag pupunta kayo dito mga ante ng fully booked na, talagang hindi nyo alam kung saan kayo pupunta. Nag-video nga lang ako saglit at ang sabi ko rin ay maliligo na ako. At pagpunta nga namin dyan, ang tubig ay umabot pa ng bewang at hanggang tuhod ko pa. Kaya ang sabi ko ay mamaya na. Ay aba, habang tumatakbo pala ang oras ay inabot na hanggang talampakan ang tubig, ay paano na ako makakaligo nyan? Edi sa dulo na. Kaya ang ending mga ante, nakita na namin ang mismong starfish ay umuutlaw na mismo doon sa buhangin. Ang dami palang starfish dito mga ante. Talagang may malalaki at may iba't ibang kulay pa. Ayan pala ang aming nakita mga starfish. Takot pa nga ako maghawak ng mga starfish mga ante, at yan ay nakikita ko lang pero hindi ko hinahawakan, yun pala ay matigas ano. At ayan nga, may nakita na rin kaming kapares ng isang starfish. Meron na rin nga kaming nakita ng iba't ibang kulay ng starfish, at kung papansinin nyo ay napakalinaw ng tubig at syempre may mga dahon-dahon pa mismo ng dagat. Hindi na nga pala ako naligo mga ante, at ako'y naghanap na lang ng mga shell at sabi ko'y makapagdalaman lang kahit kaunti ano, pahingi po. At ayan ang mga nakita namin mga starfish mga ante, talagang may color blue pa. At may maliliit pa mismo niyan. Ayan nga pala mga ante ang mga nakita kong shells. Talagang mahilig din ako magkuha ng mga ganyan. Kung mapapansin mo nga pala mga ante, ang mga white beach dito ay sagana pa rin talaga sa mga shell. Ano, dito kasi sa amin sa playa, talagang wala ng shell na makikita. At ayan pala mga ante, ang mga ibang starfish na nakita namin. Talagang may maliliit at may malalaki at may mga galamay pa. At ayan, nakahawak pa sa mismong kawayan. Thank you.
Ilang oras nga lang kami naglagi dito mga ante at kami pauwi na rin. Hindi na rin kami nagtagal at wala rin namang naligo. Ang naligo laang ay mga bata at sila kuya at si Kim ay wala. Nag-inuman laang at nagkwentuhan. At ang sabi namin ay may pagdayo pa pala ng mansalay ang kwentuhang yaan. Habang pauwi na nga kami niyan mga ante, ang sabi ni kuya ay videohan ko naman daw sila sa likod. Ay siya, sige, mangyan-ngin nakaka-request, ikaw pa kayang puro ano. Paglampas nga namin dito sa mismong paikot, ay nakasalubong namin itong mga prosesyon dito sa Mansalay. Talagang naalala ko ay may prosesyon nga pala at Biyernes Santo ay hindi na naka-attend ng prosesyon. Kaya nga pauwi na kami niyan mga ante, ang sabi nila kuya ay dumaan na lang daw kami sa Orconoma River doon sa kanina na maraming tao. At doon na lang daw kami maligo kahit papaano ay makapag-relax-relax man lang at talagang sobrang init din ang biyahe. Pagpunta nga namin mismo dito sa Orconoma River ay kukunti na lang ang tao at pauwi na rin naman. Ito'y paggabi na mga ante at sabi maglulublublaan kami saglit. At kung titingnan nyo ay napakaganda naman ang sunset mga ante. Talagang wow. Napakaganda ng maghapong ito. Isa ito sa paborito kong view mga ante, ang sunset. At talagang feel na feel mo ang sunkissed dyan. Uy! Habang naglalakad nga kami mga ante, ayan pala ang itsura niya. Nilagyan na pala ang taas ng gabion ng mga kubo at meron din ditong floating cottage na nagkakahalaga daw ng 400. Hindi na nga kami nagbayad niyan mga ante, aba ay gabi na rin yan. Nilagay lang naman namin ang aming tuwalya at kami naligo na rin saglit. At ayan na nga ang aking mga kasama, pumunta na sa mismong tubig. Ay talagang napakalamig naman talaga at sobrang refreshing, maligo. Ayan na pala mga ante, talagang hapon na at gabing-gabi na yan. Nilagyan ko laang ng flash ano. Ayan ang aking mga kasama, ang aking pamangkin, ang aking kuya, ang aking darling, ang aking hipag. O ay siya mga ante, hanggang dyan lang ang buong maghapon na at ako'y maliligo na rin yan. Sana nag-enjoy kayo sa panonood. Salamat sa susunod ulit! We'll be right back.